Okay, good day class. So welcome to our computer system servicing NC2 class. And my name is Jazzy Masala, a college instructor at Aquinas State University Ibahay Campus, a photographer, a freelance web developer, and a graphic designer. And also I have a certification in computer system servicing NC2 and electronic product assembly NC2. So this is the proof that I already passed the two NC2's qualification so that I can teach the CSS. So computer system servicing NC2 qualification consists of competency that must possess to enable to install and configure computer system, set up computer networks and server to maintain, repair computer systems and networks. So si CSS is may iba't ibang competencies na kailangan ninyong mapasa before tayo makakuha ng certificate. So these are the list of core competencies in computer system servicing NC2. So first, the CCO1 is the install and configure computer system. So dito i-discuss kung paano mag-install, paano mag-assembly, disassembly na computer, and kung paano mag-reformat at mag-install ng mga software application. And then for the number 2, we have the setup computer network. So dito i-discuss natin kung paano tayo mag-setup ng network or kung paano natin tayo mag-crimp ng RJ40 UTP cable, paano natin mag-setup ng RJ45, kung paano tayo mag-crimp, and kung paano tayo i-connect yung PC to PC at PC to laptop kung magkaroon ng network. Then next is the number 3, or set up the computer server, where magkikreate tayo ng server now with the following instruction kung paan natin i-connect yung computer natin and laptop at kung paano natin siya i-control using a server. And then number 4, maintain and repair computer systems and network. So dito natin masusukat kung paano na tayo mag-repair ng mga computer. For example, may mga basic troubleshooting. Ano yung mga possibilities na pwede natin gawin para ma-repair natin ating computer. And also for the network, kung sakaling merong may mga troubleshoot, dito natin malalaman kung paano natin siya i-repair at kung paano natin siya maayos. So si CSS NC2, meron tayong tinatawag na OHS policy or Occupational Health Safety Policy. So kailangan nating sundin to by that time na meron ng face to face or meron na tayong laboratory. So number 1, do not work alone so that there's someone who can take care of you in case of emergency. So si computer system servicing kasi involved dito yung electricity. So that's why mas maganda pag nagtatrabaho tayo or gumagawa na tayo into our laboratory, magandang may kasama ka in case of emergency, merong maghihingi ng tulong or tutulong sa inyo. And then for the number 2, always power off the computer and unplug the computer before working on it. So after you use your computer, tandaan palagi natin na i-turn off natin yung ating mga computer. And then before working naman, i-unplug muna natin yung computer and then plug in again, then saka natin siya gagamitin. So to avoid din ng mga short circuit or problem sa mga computer natin. Then for the number 3, take away any liquid near your working area to avoid getting electrocuted or accidentally damaging computer parts. So basic rules natin to sa mga laboratory natin na bawal magkumain, magdala ng tubig sa mismong laboratory natin. Kasi it will cause accidentally damage ating mga computer or pwedeng mabasa at masira yung ating mga computer parts. Then be careful with tools that may cause a short circuit. So please be careful sa mga gagamitin nating tools. So don't use unnecessary tools sa
part ng computer na hindi naman dapat gamitin para sa kanya. Kasi may tendency na magkaroon ng short circuit at masira yung computer parts natin. Kasi merong mga computer parts ng computer na may nagproproduce ng electricity. So that's why pag maling parts yung ginamit natin or tools, may tendency siyang masira. And then number 5, always ground or discharge yourself before touching any part of the computer. So before tayo mag-jump into laboratory, so mas maigi na mag-discharge muna tayo ng sarili natin para makaiwas tayo sa ground. And then do not use excessive force if things don't quite slip into place. So the basic, ito din isang sa mga basic rules na kapag gagamit kayo ng or mag-disassemble kayo ng computer, so dapat hindi natin siya gagamitin lang lahat ng pwersa. So titignan niyo muna kung anong proper way ba pagbaklas ng mga computer parts. Hindi lang siya basta pipersahin natin kasi may tendency mabali or masira yung mga lock ng computer natin. And then clean the area before and after using it, maintain sanitation and prevent accidents. So ito sa basic rules din na dapat kapag gagamit tayo ng computer, dapat yung workplace natin is malinis and organized para kayong magtatrabaho din or magda-disassemble or assemble ay mas madali din sa inyo humanap ng mga parts na gagamitin nyo kasi naka-organize. And then after nyo naman mag-work or mag-perform, linisin natin yung ating work area kasi para ma-prevent din natin yung accident kasi may mga tools tayong ginagamit or mga screwdriver para maiwasan din natin yung accident. And then for the number 8, hold the components on the edge and do not touch the integrated circuit or IC parts. So kapag halimbawa kukuha tayo ng mga motherboard or different parts ng computer natin, always hold the component at the edge sa pinakagilid palagi. And do not touch the IC parts ng mga ng parts ng computer kasi nagko-cause yan ng short circuit din. And for the number 9, always wear personal protective equipment or PPE in accordance with the organization or OHS procedures and practices. So sa atin ngayon, lagi lang dapat pag nagtatrabaho tayo, dapat naka-face mask para maiwasan din natin na ma-talsikan ng laway yung computer parts at mag-cause ng short circuit. And kunin natin yung mga relo natin, bracelet, kasi isa din yung nagko-cause ng ground sa atin. No? Dapat pag nag-work tayo or nag-assemble, disassemble, dapat wala tayong mga unnecessary na nagamit sa katawan natin. So, for the number 10, make sure that the pins are properly aligned when connecting a cable connector. So, ito din, kailangan natin na before natin start turn on yung ating mga PC or before natin i-plug in, so dapat i-check muna natin yung mga pins kung na lagay ba siya ng maayos o hindi. Kasi may tendency din na magkaroon ng short or hindi gagana yung computer natin. Tapos iisipin natin na ay tama yung paglalagay ko ng mga computer parts pero hindi siya properly na align yung mga pins. Then for the 11, contingency measure during workplace accident, fire and other emergency are recognized. So we can see naman sa laboratory natin, meron naman tayo entrance and exit, and we have the fire extinguisher. So I think nami-meet naman natin ang standard ng OHS. And use a brush, compressed air or blower in cleaning the computer parts. Pag maglilinis na tayo ng computer parts, gamitin natin yung mga standard na tools na ginagamit. Huwag lang yung basta gagamit tayo ng iba't ibang tools na like mga basahan or mga brush na matitigas, may tendency doon na mabali yung mga smallest part ng computer natin. And for the blower, huwag lang natin siyang hihipan kundi gagamit tayo ng blower. Okay? And now, we will discuss the computer hardware. For the computer hardware, we have the learning objectives,
Identify different types and parts of computer. Explain hardware components area. And then, for the introduction, a computer is an electronic device that manipulates information or data. It can store, retrieve, and process data. So this is the basic. Alam nyo na yung kung tinatawag natin computer, which is ito yung nakalagay sa ating mga laboratory. And may tinatawag tayong hardware. Hardware is any part of your computer that has a physical structure. Ibig sabihin, yung mismong nahahawakan natin. Yun yung tinatawag nating hardware. And for the software naman, it is an any set of instruction that tells the hardware what to do. So ibig sabihin, siya yung nagsiset ng instruction para kung ano yung gagawin ng ating hardware. Just like your PowerPoint presentation or PowerPoint, the Microsoft Office, the Adobe Photoshop, lahat, the Google Chrome, lahat ng sa loob ng computer natin is considered as a software. And then, we have the desktop computer. A desktop computer are designed for use as a desk or table. So usually ito yung makikita natin ng mga computer sa mismong mga desktop sa mga offices natin or even in our computer laboratory. And then we have the laptop. It's a battery or AC powered personal computer that are more portable than the desktop computer kasi easy to carry and plug in and plug out lang yung paggamit nito. And we have the server, a computer server that serves as information to other computers on a network. So, si server naman is a tool na ginagamit natin para makapag-transmit tayo ng data from PC to another PC or device that accept and respond to request made by another program. So, yan yung tinatawag nating server. And also, we have the tablet and the smartphone. So, we have the two main style of a personal computer. Meron tayong tinatawag na Mac or the Macintosh. Computer was introduced in 1984. It was the first widely sold personal computer with a GUI or the graphical user interface. So, ito yung tinatawag nating Apple, no, or Mac. So, we have naman CPC na most commonly used in our laboratory and our house, in our mga offices. So, this type of computer began with the original IBM PC that was introduced in 1981. So, we have the basic parts of the computer. So, before tayo mag-jump into mga disassembled assembling, kailangan muna natin mag-familiarize kung ano yung tinatawag natin mga parts ng computer. So, we have first the system unit. So, si system unit is a core of a computer system. Siya yung core. So, si system unit ay siya yung nilalagyan natin ng motherboard, RAM, the CPU, the power supply, etc., etc. So, hindi siya tinatawag nating CPU, ha? Tinatawag natin siyang system unit. Kasi yung iba, tinatawag nila yung mismong case na yan na CPU. Yung tawag talaga dyan is the system unit. Then, we have the mouse. Mouse is used to interact with items on your computer or screen. Siya yung nagpapagalaw ng mismong pointer natin sa computer. And then we have the monitor, referred to as VDT or video display terminal and video display unit. Yung monitor is an output device that display video, image, and text. So, si monitor naman, mayroon tayong tatlong klaseng monitor na tinatawag. So, yung kung makikita, kung tabutan nyo pa, yung parang may likod na computer, yung malaki, tinatawag natin yung cathode ray tube. Then, meron tayo namang tinatawag na LED or liquid imitating diode or LED, yung mostly ginagamit ngayon. And then, meron tayong tinatawag na liquid crystal display or before lumabas si LED, siya yung naman yung ginagamit or LCD. And then we have the keyboard. Keyboard is an input device that main way to enter information in your computer. So kung ano yung tinatype natin, kung ano yung labas ng mga letters or words sa computer natin using our keyboard. So
Speaker are used to play sounds. They can be built into the system unit or connected with cables. Speakers allow you to listen music and hear sound effect from your computer. So other speaker was built in siya sa ibang mga monitor or computer or laptops. Meron din siyang mga external speaker na ginagamit natin. Then the printer. A printer is an external hardware output device that take electronic data stored on a computer or other device. So siya yung ginagamit natin para makapag-print ng mga data natin from computer to printer. And now, we will discuss the internal hardware. So kung ano yung laman ng system unit natin, kailangan natin din yung malaman for assembling and disassembling. So we have the motherboard. It's the main circuit board within a typical desktop computer, laptop, or server. So, siya yung pinaka-main circuit board natin. Or, dyan natin nilalagay yung RAM natin, yung video card natin, yung CPU natin, or the central processing unit, at dyan din natin kinakabit yung power supply. So, siya yung pinaka-main circuit board na system unit. Then, a motherboard, meron siyang iba't ibang format or dimension, no? Nakadepende siya. So, is the specification of computer motherboard the dimension of the power supply, location of the mounting holes, number of ports on the back panel. So, every motherboard, may iba-iba siyang specification. Hindi lang iisa ang klase ang motherboard. May iba-iba siya, depende sa brand at depende din sa version. So, nakadepende din siya sa laki na ating mga case na ginagamit. So, but later on na natin siya i-discuss kasi more on lang tayo muna sa ito general part ng motherboard or mga computer parts natin. So, and now this is the brain of our computer, the central processing unit. The PC processor, also called the central processing unit, is the hardware within a computer that carries out the instruction of computer programs by performing basic arithmetical, logical, input-output operation of the system. Basically, siya yung pinaka-utak ng ating computer. Kasi siya yung nag-set ng mga instruction papunta sa ating from hardware to software. So, siya din yung nagpapagana ng input and output device natin. So, siya yung pinaka-utak ng ating computer. Then, meron tayong tinatawag na clock speed. It's a processor rating that measures a certain number of information processed per second. Kasi kapag bibili tayo ng computer, check natin dyan kung ilang gaano kabilis yung computer natin. Kasi di ba meron tayong tinatawag na i3, i5, i7, i9. So, iba't-ibang clock speed yun. The higher the core, the more speed yung binibigay ng mismong computer na or ng central processing unit natin. So, habang tumataas yung core mo, mas nagiging mabilis din yung computer. Then we have also the FSB or front side bus, serves as the processor connection to the system memory, or as FSB transfer speed allow better processor performance. Siya as puro included lahat to in towards the central processing unit. Then also we have the cache, now enable the processor to speedily access recently used information. So siya yan ang nagsustore mga previously na ginagamit natin na files, dyan siya nagsustore into cache natin. So we have also the FSB, we already discussed that part. Then we have also the 32-bit versus 64-bit operating system or not operating system, types of CPUs. So this is a 32-bit CPU under a 64-bit CPU. So the main difference between these two processor is the structure. Siyempre yung the older part, the older version is the 32-bit or the 8x86. Even in our computer, ma-identify natin yan kung ano ba yung operating system natin ginagamit or anong processor yung ginagamit natin. It's 84 or 86 or 64-bit.
So the newest version or mas mataas na version is the 64-bit. And even in your computer, kapag nag-i-install kayo ng mga computer software, chine-check muna natin yan kung ilang bit ba yung ginagamit natin. It is a 32-bit or 64-bit. Then this is the time we download or we install certain programs para sa computer natin. So tandaan lang natin, the 32-bit is the lowest version or the older processor, and the 64-bit is the structured gun process instruction, less efficient, mas mabilis kaysa sa 32-bit na ginagamit natin. Then we have here the random access memory, o yung tinatawag natin na RAM. No? RAM is a hardware device that allow information to be stored and retrieved on a computer. RAM is usually associated with DRAM, which is a type of memory module. So RAM is a volatile memory and require power to keep the data accessible. If the computer is turned off, all the data contained in RAM is lost. Siya yung tinatawag nating temporary storage device. Then, tinatawag din siyang temporary storage device. Kasi si RAM is a volatile memory. Si RAM, siya yung ginagamit natin. Siya yung isang parts na computer na nagpapabilis sa ating mga PC. Like on your mobile phones, di ba may tinatawag tayo nga, ilang RAM yan? 4GB, 6GB. The higher the RAM, the higher the speed it gives. No? So, meron tayong DDR2, DDR3, DDR4, and we have the different gigs then. 2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 16GB, 24GB, and 32GB, and 64GB. So, the higher the RAM, the speed it gets, no? Then we have here the SI, single inline memory module, or SIMs, comes into main size as shown in the figure. So meron iba't ibang socket siya, and yung memory niya lang is 20 MB, no? excuse me. So 20 MB, so medyo mababa lang yung memory na binibigay niya. So meron din tayong tinatawag na the DRAM, no? Or RAM Boost Dynamic Random Access Memory. Or RAM Boost is created a super fast, super expensive memory in the late 1990s and covered the chips with the cool looking heat shields. So ito yung mukha niya. Pero ngayon hindi na siya natin ginagamit si RDRAM kasi mga lower version at mga luma computer na siya na or. Then we have the DDRAM or Double Data Rate Synchronous Random Access Memory. It's the biggest competitor of RDRAM. This stuff does some tricky piggy backing memory bus to speed things up dramatically. So usually sa mga computer to na Pentium 4, ginagamit si DDSDRAM. Then we have here the DDR2. Actually sa mga time natin, isa to sa mga naabutan natin, which is the DDR2 SDRAM, or Double Data Rate Synchronous Random Access Memory, short for Double Data Rate, or DDR2. So it was released September 2003. So si DDR2 is one single memory is a maximum of 4GB yata yung kaya niyang i-store lang. And then we have the DDR3 or Double Data Rate Synchronous Random Access Memory. It was released on June 2007. DDR3 chips have bus clock speed of 400 MHz up to 1066 MHz, range size from 1GB to 24GB, and consume nearly 30% less power than their predecessors. So si DDR3 naman, yung maximum niya per RAM na kayang i-store is 24GB. So si DDR2 yata is maximum niya lang is parang 4GB or 6GB. Then this is the newest one. This is the type of memory known as SDRAM and was released September 2014 as the successor to the DDR3. So after na-release si DDR3, nag-release ulit sila ng DDR4, which is kaya niyang mag-store up to 128GB
RAM, no, or random 128, almost efficient at 1.2 volts when compared to DDR3, which is 1.5 to 1.6 volt ratio. These memory chips can only be installed on a motherboard that supports DDR4 and not backward compatible with DDR3 memory slot. So tatandaan din natin, yung memory natin is nakadepende din kung anong board or motherboard yung ginagamit. Kasi every motherboard has its specific memory type na ginagamit. Kasi kapag yung board mo is kaya niya lang i-support is the DDR2, hindi kayo pwede maglagay ng DDR4, DDR3 na memory. Kasi as you can see, meron tayong atlang dito sa mismong memory. Every version of memory or the DDR memory, meron iba-ibang slot dyan. Yung iba dyan, dito, ditong banda, iba dito, iba naman dito. So, nakadepende yan sa version ng memory natin. Then, also we have the hard disk. Sometimes abbreviated as hard drive or HD or HDD is non-volatile memory hardware device that permanently stores and retrieves data on a computer. So, si HDD or HD ay yung ginagamit natin as a storage device sa mga computer natin. And then it was a tinatawag nating secondary storage device that consists one of the or more platters to which data is written using a magnetic head. So, dun sa hard disk na yan, dyan tayo nagsisave ng files. Dyan natin nilalagay yung mga operating systems natin, mga software programs, and personal files. HDD also, new user confuse RAM memory with disk drive space, or memory definition, for a comparison between memory and storage. Si memory and hard disk ay iba. Kasi si RAM, nagsustore lang siya temporarily, temporary lang yung storing device niya, or storing capacity niya. Pero si hard disk, patayin mo man yung computer, kunin mo man yung wala man siyang power, kahit ilipat mo man siya sa ibang computer, nagsistore pa rin yung files natin sa ating hard disk. But si RAM is a temporary, kaya nga tinatawag ting volatile memory, kasi temporary lang yung kanyang pag-store ng mga yung storage device niya. Kasi nga yung RAM is intended only for para mas mapabilis yung computer natin, and then mga cache natin and mga computer software natin is para mas mapabilis through RAM. And then we have the power supply. Si power supply naman, tinatawag na si convert direct current DC power that your motherboard device drives and other peripherals need. So si power supply naman, siya naman yung nagbibigay kuryente sa ating computer. Which is si ating power supply has different watts naman siya. Depende sa laki ng computer natin. Meron din cooling system, power switch, power port, and different cable na nilalagay natin sa mismong board. But later on, madidiscuss natin yan kung saan part na pupunta yung cable ni power supply. And then also, ito yung mga parts ni power supply. Meron tayong tinatawag na BERG, a power connector for floppy disk. But today, no, or sa mga newest version ng computer, wala na tayong floppy disk. So, more on lang tayo into external drive. So, kaya mostly wala na tayong floppy disk. But sa mga lower version, meron tayong tinatawag na BERG. And for the Molex, no? Molex naman. Molex, a power connector for IDE or integrated element environment device such as hard disk and optical disk drive. So, ginagamit naman natin si Molex para makapag-connect ng ating mga HDD or hard disk. Then also SATA, or the newest version na ginagamit natin. SATA power connector is a connector for SATA device like hard disk, optical disk drive. So, namin ko na bago siya kasi sa mga dating parts na computer is hindi lang SATA yung ginagamit natin, which is PATA, but now sa mga computer natin is ginagamit na natin is si SATA.
Then we have 24-pin ATX or main power connector on the motherboard. Siya yung pinaka-main connector na nagko-connect sa ating computer para or sa ating motherboard para magkaroon siya ng power. Kaya itong part na to, kailangan natin siyang i-check maigi kung nakakonect ba ng maigi sa mismo motherboard natin. Kasi pag hindi, hindi siya mag-produce ng kuryente at hindi natin magamit yung computer. Then we have 4-pin ATX, which is a standard motherboard power connector used to provide plus 12 volts the direct current to the processor voltage regulator. Kung as you can see sa mga computer natin, meron dyang maliit na fan or heat sink natin. So, si 4-pin ATX yung ginagamit natin at nilalagay dyan para magkaroon ng power yung mismong heat sink natin na nagpapapacool down ng ating central processing unit or CPU. Or meron din tayong the PCIe power connector or ginagamit natin siya sa mga video card, graphics card natin. So, it's a power connector for video card. We have also the graphics card. The graphics card, also called a video adapter, display card, graphics card, graphics board display adapter, graphics adapter, is an expansion card which generates speed output image to a display. So, si graphics card naman, mostly ginagamit natin siya kapag gusto pa natin mas mapabilis, yung frame per second natin, mapabilis kapag nag-edit tayo ng mga video, kapag sa gaming tayo, si graphics card yung ginagamit natin. So, naglalagay tayo ng graphics card. But even walang graphics card, gagana naman yung computer natin. But hindi yung performance siya is the same with graphics card. Kasi si graphics card, isa rin sa reason na nagpapabilis ng ating computer. And then also you have the PCI or short for peripheral component. Interconnect PCI was introduced by Intel 1992. So, si PCI ngayon hindi na natin mostly ginagamit or sa mga older version ng board natin, nandiyan siya. But now, wala na siya pero ngayon, yung tinatawag natin siyang PCIe Express lang, yung mga bagong version ng PCI. Pero si PCI wala na siya. Yung ganitong part ng computer natin. Then we have also the AGP, or short for Accelerated Graphics Board. It's an advanced board designed for video cards and TV accelerator. So, dati nandiyan din yan, but now, sa mga bagong computer natin, wala na rin AGP. Then the PCIe, ito yung the newest version ng PCI, original Master Generation Input-Output. So, approved in July 2002 and started computer expansion for bus standard. Then, ano yung mga sa loob ng card na yan kanina? Like video card, like the PCI, meron dong mga port na tinatawag. We have the display port or is display interface developed by the Video Electronic Standard Association. It can also be used to transmit audio, USB, and other forms of data. So, meron tayong tinatawag na display port naman sa mismong video card natin. And then, we have the HDMI or simultaneously transmitting visual and audio data via the same cable. Or ito yung tinatawag natin HDMI naman, yung ginagamit natin port to transmit a video display at mas mataas yung display niya sa mga VGA na ginagamit natin. Then, also, we have the DVI or Digital Visual Interface, Digital Based Standard Design for display such as flat panel display. Usually ginagamit to sa mga old nating projector or mga television natin or TV. So ngayon most likely hindi na masyado nag-exist si mga DVI na component natin. And then analog D sub standard interface for analog monitor. It was designed for CRT or yung mga monitor natin na may malaking likod, yun yung tinatawag naman natin yung CRT. Okay, let's proceed to common input-output ports. So, a port is connected on a motherboard or on a separate adapter that allows a device to connect to a computer. So, itong mga port na to,
is nakadikit siya sa mismong motherboard natin. And usually, nakikita natin siya sa back panel ng ating system unit. So, yung mga port nito may corresponding function siya kung para saan siya. So, isa-isahin natin, i-explain natin kung ano yung mga main purpose ng mismong port na to. So, una, the 1 and 2, no? The green one and the violet one, the PS2 or personal system port, also referred to as mouse port or keyboard port. Yung color green is for mouse and the color violet is for keyboard. So itong port na to, ito yung dating ginagamit for mouse and keyboard. Ito yung mga older version ng mouse at keyboard. So, but as of now, wala ka na halos, or meron pa, pero kukunti na lang yung gumagamit ng mga PS2 mouse and keyboard na port. Kasi ngayon, usually, yung mga mouse and keyboard natin is naka-USB type na. So, sa mga old version lang natin siya nakikita. So, for the number 3, or may tayong tinatawag tayong DVI port, or short for Digital Visual Interface. So, si DVI na to is ginagamit natin siya sa mga monitor. Mga old version ng mga monitor natin, like mga CRT. So, mga old version siya. So, yung kaya niyang i-handle na resolution is the 2560 by 1600 resolution. So, DVI can even be used some TV, although HDMI is more common as only some device cable can transmit audio signal. So, usually si DVI talaga, yung dinidisplay niya lang is yung mismo video. Pero di niya covered yung audio. And then next is the parallel port, referred to as Centronic interface or Centronic connector after the company's original design. The port was later developed by Epson. So ito namang parallel port or sa number 4 natin, meron siyang 25 pins. So ginagamit siya for a printer, no? By sa mga Epson printer natin. Or kung makakita kayo ng mga printer na yung parang laser siya, yung may tunog siyang na mga printer, yung mga parang resibo. So usually dati yung mga ginagamit dyan na port is parallel port. I don't know kung hanggang ngayon ginagamit pa rin siyang port, pero sa mga laser yan or mga sa Epson na printer na mga pang resibo, ginagamit natin yan si parallel port. Then we have the video graphic array port or the VGA, no? Short for video graphics adapter, is a popular display standard developed by IBM. So sinusuport ng VGA natin is 640 by 480 resolution color display screen. So meron din siyang 16 color display at a time, and the lower resolution is 320 by 200 with 256 color are shown. So yung pinakaiba naman ni VGA into HDMI natin na mostly ginagamit ngayon, si VGA yung kaya niya lang i-display is mismong video. Pero kapag si HDMI naman yung ginagamit natin, is kaya niyang i-display pati yung audio. So si VGA, yun yung ginagamit sa mga monitor natin ngayon. Pero ngayon, yung mga newest version din ng monitor ay naka HDMI na rin. So, I think sa inyong sa laboratory ng NVC is naka HDMI na rin siya. Then, next, we have the USB port. USB port, number 6, USB 3.0 ay Universal Serial Bus Standard. So released November 2008, most computers or device being manufactured today support 3.0. so yung 3.0 na yan, pag may makikita kayong USB port, no, kahit saan, kahit sa laptop nyo, kahit sa mga power bank nyo, kahit sa, I think may sa charger nyo rin, pag 3.0 siya, ibig sabihin siya mas mataas yung rate ng transfer speed nung
yung mismong port niya. Kaya kaya kapag dito ka mag maglagay ng mga flash drive, kapag nagka-copy kayo, mas mabilis yung transfer speed niya. Sinasabi dito yung maximum rate of 5 GPS or gigabytes per speed na or and or 5120 Mbps or megabytes per seconds no or giga, 5 gigabytes per second or 5120 megabytes per seconds. So usually USB 3.0 is updated version of 3.1, the super speed, and the latest USB standard. So kapag isa din kapag nag-format tayo, no, magandang gagamitin natin C3.0 din para mas mabilis tayo kapag nagre-reformat tayo ng mga computer. Then again, for the number 7, the LAN port, or referred as to the Ethernet port. So network connection. So itong port na to, dito natin nilalagay yung ating RJ45 and yung LAN cable natin para magkaroon ng internet or network connection yung mismong computer natin. So itong number 7 na to, dito natin nilalagay yung LAN port natin for network connection. Then for the number 8, we have USB port again, but it was a 1.1 or 2.0 port. So 2.0 was released by April 2000 and was stated to have a data transfer rate up to 480 Mbps. Kung mapapansin nyo, ilang doble yung pinagkaiba ni 3.0 sa 2.0. Kung kanina maabot ng 5 gigabytes per seconds, dito naman na 480 megabytes per seconds lang. So mas ma mas mataas yung transfer speed nung 3.0. So the number 9 referred to as audio in and sound in the line in, or line in is a jack phone on a computer sound card that enable a user to connect an external audio device. So ginagamit natin ito usually sa mga CD player, audio mixer, musical instrument, and a microphone. So yan ginagamit natin si line in. Then for the line out naman, referred to as audio out and sound out. The line jack out is a phone on a computer sound card. So ginagamit natin ito para maglagay ng mga external speaker, headphones, and mga iba't ibang output devices. So and the last one, we have the mic. So port used to insert a microphone. So pag meron tayong mga microphone naka 3.0 din, pwede natin ilagay sa number 11 or the red color ng port, no? And tanda natin, tatlo yan. Balikan natin, the line in for CD player, audio mixer, musical instrument. Then the number 10 is for the speaker, headphones, and for the 11 naman, si microphone is ginagamit natin siya for audio recording, converting sound waves into electrical signals. So, I think that's all for today. So, see you next meeting, and God bless and stay safe. Thank you.